sa video ito magluluto tayo ng sinigang na manok or yung iba sinampalukang manok. So wala tayong dahon ng sampalok, so yung gagamitin natin is nor sinigang sa sampalok. Ayan. So with gabi yung ginamit ko para medyo malasa siya. So ayan, simulan na natin. Tara. So ayan guys, na-prepare ko na yung mga gagamitin natin. So ito yung ating chicken. So worth 100 pesos lang siya. And ito yung ating mga gulay. Ayan, na-prepare ko na. Iniwa ko na sa lahat-lahat. Ayan, kamatis, sibuyas, siling pansigang, our string beans or ating sitaw, labanos, and our okra. So ayan lang ang gagamitin ko guys na gulay. And our, of course, the kangkong. Ayan, so ayan lang guys yung ating ginilagay na gulay. Kung gusto, yung iba guys naglalagay ng talong, so hindi ko na siya nabila ng talong, so pwede din namang lagyan. So sa mga hindi guys kumakain ng baboy, ito yung chance nyo na makakain ng sinigang. Ayan, so manok nga lang yung gagamitin nating karne. So lutuin na natin guys. Ayan, tara. So ayan guys, habang nagpre-prepare ako kanina, nagpakulo na ako ng ating tubig. So malambot na yung tubig guys. Kasi medyo matagal ako naghiwa. So ilagay na natin yung sibuyas and yung ating kamatis. Ayan. So ayan, napakuluan na natin. So isunod na, isabay na natin guys yung ating karne ng manok. Ayan. So antayin lang natin kumulo guys ulit. Wait lang. So habang papakuluan natin siya, lagyan na natin ng salt guys. Ayan yung ating salt para mamaya magkaroon din ng lasa yung ating dito yung ating chicken. Ayan, tagyan natin ng konting LSG. Siyempre, ayan. Ayan, konti lang guys para magkaroon lang din ng lasa. So antayin natin guys kumulo. Wait lang natin. So ayan guys, after mga 2 to 3 to 5 minutes pwede na natin ilagay yung ating ano dito yung ating labanos. Ayan, so haluin na natin, tapos pakuluan na din natin ulit ng another 1 to 2 minutes. Ayan, so para maluto din siya. So ayan, takpan na natin ulit guys. Pagkakulo niyan guys, pwede na natin ilagay yung ating sitaw and the okra. So ayan guys, pwede na natin ilagay yung ating okra and our tawag dito, sitaw. Ayan, so pakuluan natin another 1 minute. Ayan, para maluto siya. Ayan, so takpan natin ulit. Ayan. So ayan guys, kuto na yung ating okra and yung ating dito sitaw. So ilalagay na natin yung ating sinigang mix. Ayan. Depende guys sa inyo, kasi yung iba inuuna yung sinigang mix. Sayang kasi niluluto ko muna yung ibang gulay bago ko ilagay yung sinigang mix. So ubos na natin. Ayan. So antayin natin ulit na maluto. Ayan, so
kung di nyo pa na-try guys, i-try nyo na. Masarap to. Actually, may nag-request nitong video, i-shoutout para siya mamaya. Kasi natikman niya to nung pumunta siya dito sa bahay. So, ni-request niya na yun daw ang lutuin ko ulit. So, ayan, pakuluan na natin guys. So, ayan guys, luto na yung ating tawag dito, yung ating sinigang mix. So, pwede na tayong maglagay or timplahan. So, dadagdagan natin ng konting patis. So, mga isang kutsarang patis. Ayan, para mag-pandasa lang. So, ayan, ilalagay na natin yung ating seeding green. So, after nyan guys, pwede na natin ilagay yung ating kangkong. So, haluin lang natin and after that, pakuluan natin para matuto. Tatakpan natin ito. Tatakpan lang natin. Ayan. So, pagkakulo niyan guys, okay na. Pwede, pwede na. Ayan. So, shoutout pala kay ayan, shoutout kay Gomez na nag-request ng video niyan. So, sabi niya lutuin ko daw kasi panalong panalo daw. First time niya makatikim nung pumunta siya dito sa bahay ng aking sinigang na manok. So, nagustuhan nilang mag-asawa si Jericho and sa mga anak niya, ayan, shout out, and of course, thank you so much.